isang nararanasan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan nakakaranas po tayo ng diarrhea or loose bowel movement. Ito po ay watery at saka madalas at maraming factors bakit po tayo nag-LBM. Ang isang reason dito, maaring viral or bacterial infection. Ito po yung mga salmonella, mga E. coli. Ito pong salmonella at saka itong E. coli, ito yung mga bakterya na makikita mo yan sa pagkain. Kasama po yung mga, halimbawa, kumain ka ng hindi luto o undercooked na karne at saka po yung itlog o manok. Mga gatas, raw or unpasteurized milk at mga dairy product. Mga gulay, mga prutas na hindi nahugasang mabuti. At mga seafood na hindi naluto na mabuti at nahugasan. Tulad ng mga talaba, mga tahong, mga pusit. Yan, pagka hindi ganong luto, pwede itong magdala sila ng E. coli o kaya salmonella. Meron ding contaminated na tubig ng salmonella o kaya yung mga E. coli na hindi well-treated yung tubig kaya na iniinom. Ang mga bakterya na to ay makikita mo din yan sa mga dumi ng hayop. Halimbawa, dumi ng chicken, mga kalabaw, baka at saka po baboy. Pati yung dumi ng tao. Ito po ay especially pag infected ang bawa, yung nagluto ng pagkain. Kaya ang kanilang sinasabi sa mga cook, no, na before and after, paglabas po nila sa comfort room, sa CR, maghugas ng kamay. Baka po naghugas ng puwet yung cook ninyo at hindi siya masyado nagsabon. Merong naiwan na itlog ng mga E. coli o salmonella sa kamay niya tapos huhugasan at tapos hahawakan yung pagkain na ipiprepare sa inyo. Kaya para ma-prevent ang pag-spread ng bakterya nito, yung paghugas talaga ng kamay ng tubig at sabon before and after na humawa ka ng pagkain. Kailangan pagka nagluto ka, yung proper temperature at saka yung pagkain ay dapat nakalagay sa refrigerator pagkatapos mo merong leftover na pagkain o kaya hindi pa luto yung karne o manok, ilagay sa ref, no, para hindi to mag-produce ng E. coli at saka ng salmonella. At saka po yung iwasan kung nag-aalaga kayo ng kalabaw o baboy sa bahay po ninyo, yung mga dumi nila, maaaring may taglay itong salmonella, E. coli, ito'y nahawakan mo, pwede itong makontaminate ka. Isang reason din po ng pagkakaroon ng diarrhea, dahil doon sa mga bakterya, infected ka ng bakterya at saka virus. O kaya nalasong ka, food poisoning. Pagka-contaminated ng bacteria, viruses, or parasite, itong mga microorganism na to, papasok sa katawan mo at ito'y magmumultiply. Ito nga pong mga, ano, yung mga food poisoning na mayroon dalang salmonella, E. coli, makikita mo yan sa pagkain. Pagka itong mga virus na to, pwede mag-post ng food poisoning. Kaya ito po ay maaaring makontaminate yung tubig at pagkain. Kaya itong mga parasite na to, nagkukos ng food poisoning. Kaya itong parasite, makikita mo yan sa contaminated water at pagkain. If you think po na ikaw ay na food poison, kailangan magpa-check up ka sa doktor para ma-determine nila anong klase ng bakterya o virus na pumasok sa katawan mo. Alam mo yung ating activated charcoal, ito po ay substance na ginagamit ito daan-daan taon na po, centuries to treat ang variety of ailment, kasama yung food poisoning.
Yeah, dapat sa bahay natin, huwag tayong mawala ng activated charcoal. In case pagka nagpunta kayo sa handahan, nagkayo ay nagkaroon ng outing, nagkaroon kayo ng picnic, kailangan meron kang dalang charcoal lagi. Pagka in case of ano, na meron kayo na food poison, kayo sa pagkain, para ma-prevent na ma-absorb ito sa ating katawan, ang activated charcoal po ay ayon sa pag-aaral, very effective ito na pang-prevent ng pagpasok ng bakterya sa daluyan ng ating dugo. Yan po yung activated charcoal, ito ay pang-prevent ng food poisoning. Nare-reduce yung simptoma ng food poisoning. Kaya pag na-food poison ka, kailangan inom ka kagad nito. Kaya ugali ko, pag may outing kami, meron kaming pupuntahan, family, lagi kong dala-dala yung charcoal para in case na merong mag-LBM, may ma-food poison, na lason, agad-agad ang activated charcoal, ito po yung tinitake for food poisoning. Na ito po ay inumin mo yung charcoal, maraming pagkatapos ng inuman ng charcoal, tatlong capsule, maraming tubig ang iinumin mo. Para sa ganon, ma-wash out sa katawan mo, ma-filter out yung mga toxin dala nitong mga bakterya na to, no? Kaya po ang activated charcoal, maganda ito na gamitin sa food yung food poisoning, no? Kaya maganda rin ito sa mga na-overdose sa gamot, pagkalasing na lasing ka, tanggal ang pagkalasing mo, ito yung active pang-alis ng bad breath. Available to sa Patnubay, kung nais nyo pong magpa-deliver nito sa inyong tahanan, mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, bigyan yung pangalan, address nyo at cellphone number, i-deliver ito sa bahay ninyo, cash on delivery, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Isang reason din ng diarrhea or pagtatae or loose bowel movement, yung tinatawag natin inflammatory bowel disease, na namamaga, meron pong inflammation ng iyong digestive tract, na ito pong pamamaga ng bituka, na damage yung lining ng bituka at napakahirap na ma-absorb yung tubig. Kaya dahil hindi na-absorb ang tubig, nagiging watery at meron kang urgent and frequent na pagpunta sa CR. Kaya nga po yung mga taong merong irritable bowel disease, no? Ito po yung nagkakaroon kayo ng diarrhea dahil nga po sa pamamaga ng lining ng yung bituka. Meron tayong mga herbal dito sa Pilipinas tulad ng chaang gubat. Ito pong chaang gubat na ito, ito po yung isang dakot ng dahon. Yung chaang gubat na yan, pakuluin mo ng 10 to 15 minutes, no? Mga 4 to 6 glasses of water. Ganon din po yung ginger, luya. Kaya kung meron kayong itong fresh luya, ilagay mo, depende na sa panlasa mo, kung gusto mo ng matapang o hindi matapang, depende sa panlasa mo, pakulo mo lang 10 to 15 minutes, gawin mo yung tubig. Diyan sa mga lugar tulad ng Palawan, maraming kasoy, di ba? Ang kasoy, ito yung good source ng fiber, nakaka, di ba, pag nag-LBM ka, watery yung dumi mo, di ba? So yung kasoy, na nagiging buo yung dumi mo, nare-relieve yung diarrhea mo pag kumakain ka ng kasoy. Basta sariwa, kainin mo siya. Yan po yung magandang gamot, no? Meron tinatawag na lactose intolerance. Itong lactose intolerance, meron po kasing enzyme na lactose o lactase. Ito po yung nagbe-breakdown ng lactose. Pag meron kang lactose, ito po ay hindi na broken down. At ito po ay nagtatravel sa malaking bituka natin at doon po ay napapanis. Kaya pagka nagkaroon ng fermentation process, nagkakaroon po ng gas, nagkakaroon ka ng bloating, cramps, and diarrhea. Pag meron kang lactose intolerance,
Halimbawa, ang simptoma po ng lactose intolerance, 30 minutes pagkatapos mong nag-consume ng dairy product, makakaramdam ka na ng kabag. Makakaranas ka ng sakit ng tiyan at nagdadiarrhea ka na. Ito po ay dahilan sa nakakain ka ng mga dairy products dahil ang mga Asian kulang tayo sa lactase. Ito yung enzyme na nagbe-breakdown po ng lactose. Ngayon, pagka hindi mo na-breakdown yung lactose, so kulang ka sa lactase, kakabagan ka, magtatai ka, sasakit ang tiyan mo. Maganda po magteka ng calcium magnesium. Nakaka-relieve ito ng diarrhea. Merong pag-aaral na sinagawa, yung mga nagtetake ng calcium magnesium, maganda ito sa mga taong merong irritable bowel syndrome. Pag nagteka ng calcium magnesium, ito po na-lesser yung pagdadiarrhea mo. Hindi lang po yan ang nagagawa ng calcium magnesium. Pampatibay din yan ng buto. Para sa muscle contraction and relaxation, pamprevent ng cramps, yung calcium magnesium. Maganda din po ito para maganda yung mood mo. At ito yung nakaka-regulate din ito ng production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter, nagpaparelax ng isip at ng katawan natin. Tumutulong din yung calcium magnesium sa production ng melatonin, hormone na pampatulog. Kaya nga po, itong pagka meron kang lactose intolerance, itry nyo po yung calcium magnesium. Tapos, iwasan mo rin siya mo ng kumain ng dairy product. Kasi nga, yung lactase na enzyme, wala tayo nun. Kaya huwag ka muna mag-consume ng gatas, anumang dairy product, iwasan mo muna. Mas maganda, uminom ka ng gatas na lactose-free. No? Katulad po ng almond milk. Pwede yan. Pwede kayong uminom ng soybeans milk. Pwede yan. O kaya yogurt. O kaya yung Yakult. Yan, malaki, makakatulong yan sa inyo. Kaya kung meron kang lactose intolerance, dapat makasigurado ka na talagang meron kang ganito. Malalaman mo lang pag nagpa-check up ka sa doktor. Once na-diagnose ka na meron kang lactose intolerance, iwasan mo yung dairy product. Alam mo yung lecithin ay hindi lang po to sa brain, sa learning, sa understanding abilities mo, ang lecithin din po ay nakakatulong para ma-digest yung fat at maiwasan yung bato sa gallbladder. Ito rin po ay nakakatulong sa pamprevent ng fatty liver. Kaya kung isang ebidensya na ang lecithin maganda sa diarrhea. Kaya kung kayo po ay laging nag-LBM, ang lecithin po ay nagpo-protect sa ating liver, nag-i-improve yung function ng gallbladder, nag-i-improve yung digestion mo, nabe-breakdown yung foods and fats and cholesterol, at saka po yung napiprevent yung heart disease, at ito po is good for your memory, learning, understanding abilities, at ito'y nakakatulong pang-prevent din ng wrinkles sa katawan, at ito rin po ay fat burner. So, itong lecithin, available yan sa Fatmobi, no? Merong mga gamot, tsaka like antibiotic, at tsaka laxative medication, nagkukos ng diarrhea. Kasi po yung antibiotic ay hindi lang yung bad bacteria pinapatay, pati yung good bacteria pinapatay niya. Kaya pagka dumami, yung mga bad bacteria, dahil pinatay yung good bacteria ng antibiotic, magkukos ng diarrhea. Minsan magtataka ka, may sakit ka, nagtake ka ng antibiotic, tapos nagtai ka. Kasi nga dahil sa taas ng milligram ng antibiotic, hindi lang bad bacteria ang pinatay niya, pati yung good bacteria. So pag napatay niya yung good bacteria, magdadiarrhea ka. Merong mga laxative, no? Yung constipated ka, iinom ka ng laxative para dumumi ka. E minsan, sa sobrang pag-inuman ng laxative, na-stimulate yung bituka mo na mag-contract
forcefully, no? Pag nag-contract forcefully yung bituka mo dahil sa laxative, magtatai ka. Merong mga gamot na antidepressant, anticonvulsant, antihistamine, yung mga anti-allergy, mga proton pump inhibitors, ito'y gamot sa mga acid reflux, colchicine, yung gamot para sa pagpababa ng pag namamagana yung tuhod mo dahil sa arthritis mo, bibigyan ka ng colchicine para bumaba yung uric acid mo. At saka kung mataas ang sugar mo, bibigyan ka ng metformin. Ang side effect po ng mga gamot na to, diarrhea. Kaya kung nagtitake ka ng ganitong medication at nakaranas ka ng diarrhea, importante kausapin mo yung doktor mo para ibahin nila yung gamot ay bibigay sa inyo. Pag masakit ang tiyan mo dahil sa diarrhea, pahiram mo ng crystal oil yung tiyan mo. At saka ito pong crystal oil natin, nakaka-reduce ng anxiety at nagpo-promote ng relaxation kasi alisin niya yung sakit ng ulo mo, hilo mo, pampatulog din po yan eh. At saka nare-reduce yung pain at inflammation like arthritis, muscular pain. At nakiklear yung congestion, nag-improve yung respiratory health. Mababa, meron kang baradong ilong, stuffy nose, sinusitis. Natural remedy po yung ating crystal oil na yan. Kaya pag ikaw ay napaso ka, di ba? Nabukulan ka para mawala yung kirot at hindi uumbok yung bukol mo. Pagkauntog mo, pahiran mo kagad ng crystal oil. At merong pangkalmanting epekto ito sa digestive system mo. Nare-relieve yung kabag, bloating, and stomach cramps. Nare-relieve yung nausea and vomiting. At hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo ito sa balat mo at mawawala yung kati mo pag pinahiram ng crystal oil. Available to sa Patnubay kung gusto nyo pong magpa-deliver. 400 pesos isang bote, 60 ml. Pag tatlo yung binili mo, makakatipid ka ng 200. Merong mga tips para ma-prevent yung diarrhea, sanhin ng medication kung nagtai ka dahil sa gamot na binigay sa'yo. Kailangan pag uminom ka ng gamot ay with food. Huwag kang iinom ng gamot na walang laman ng tiyan. At saka inom ka ng maraming tubig. Kumain ka ng healthy diet. Iwasan mo yung caffeine and alcohol pag nag-LBM ka. Kaya pag nag-take ng antibiotic, kailangan po nito kung sinabi ng doktor na 7 araw, kahit na wala ka na nararamdaman, ituloy mo yung sinabi ng doktor, yung full course of treatment. Kaya pag nakakaranas po kayo ng diarrhea, dapat para i-prevent mo yung dehydrate, yung panunuyo, kasi tae ka ng tae, maraming tubig kang maubusan kanyan. Kaya para maiwasan mo yung panunuyo dahil sa pagtae mo ng tubig, sukatae ka pa, kumain ka ng yung lugaw, yung toasted bread, mga crackers, mga banana, para mabuo ulit yung dumi mo. Kasi yung toasted bread, inaabsorb niya yung tubig sa bituka mo, no? Tsaka pagka nagtatai ka, iwasan mo yung fatty and spicy food. At tsaka magtay ka ng tulad ng Imodium. Yan, tsaka yung activated charcoal. Very effective po yan sa pagtatae. Ngayon, merong mga pagtatae dahil sa pancreatitis or cancer sa colon, nagkukos ng diarrhea. Kaya nga po, inuulit ko, yung pag may loose bowel movement ka, tapos may kasamang sakit ng tiyan, pagsusuka, minsan may lagnat ka pa, kailangan magpa-check up ka na. Pag maraming tubig na wala sa'yo, madidehydrate ka, no? Lalo na po, ay talagang sukatay ka, very serious condition po yan. May mga bata na nagsukatay, namamatay sila dahil sa natuyuan po sila. Kaya nga po, dapat matuto ka mag-manage ng pag-diarrhea sa bahay. Basta ang kainin mo lang, huwag kang kakain ng fatty food, huwag kang may caffeine,
At saka, meron ka lagi diyang gamot tulad ng Imodium or mga activated charcoal, mga folk medicine na katulad ng lagundi. Mag-inom kayo ng lagundi tea. Ang lagundi po ay maganda yan sa nagtatae. Basta po yung dahon yan, pakuluin mo lang yan ng 15 minutes. Depende po kung ano yung panlasa mo. Pwede rin yung sambong, yung handful, no, na sambong leaves, pakuluin mo yan 10 to 15 minutes. Ganon din po yung, ano, yung puso ng saging. Yan. Ito din po yung kainin mo to, nakaka-relieve din ito ng diarrhea. Kumain kayo ng ano, yung saging. Yan, mga latondan, mga ano, basta saging. Sinog na saging, kainin mo, no? At mag-inom ka ng yung rice water, ito'y nakaka-relax ng digestive tract natin. Para ma-relieve yung diarrhea mo, huwag kang maghina. Inom ka ng inom ng rice water. Ito po yung parang na siyang gatas. Inumin mo to palagi. At ito po kung ano pa, marami pang yung probiotic. Alam mo yung probiotic, ito yung mga buhay na bakterya. Similar ito sa good bacteria na nabubuhay sa bituka natin. Para ma-restore yung balance ng bakterya sa bituka mo at ma-relieve yung diarrhea, pwede ko kayong uminom ng mga fermented food tulad po ng Yakult, yogurt. Alam mo yung Yakult, ito po yung probiotic. Ito yung fermented na gatas na meron itong buhay na bakterya. Ito po yung maganda na ma-improve yung digestion mo, ma-improve po, mag-increase yung number ng good bacteria sa bituka, tumutulong para ma-breakdown at ma-absorb yung nutrients mo. Yan, pagka nagda-diary ka, take mo yon. At saka kay at ang ating pong ano, pwede kayong magkakain ng crackers, toasted bread, mga banana. Tulad na sabi ko, anti-inflammatory yung ginger. Inumin mo siya na para siyang pinakatubig mo at pangalis ito ng pagsusuka. Yung nga, yung activated charcoal nag-absorb ng toxin at bacteria sa bituka mo, nare-relieve po yung diarrhea. At inaalis niya yan sa katawan mo. Kaya mag-take an activated charcoal, tatlo. Malaking tulong po ito. Ngayon, para ma-replace yung nawalan tubig at electrolyte during diarrhea, kasi kapag ka nagtatae ka, hindi lang simple tubig ang nawawala sa iyo, yung electrolyte. Yung electrolyte, ito po yung calcium, potassium, magnesium, no? Kasi salt yan. Kaya ito pong ano na to, itong electrolyte na to, inumin mo to para yung ano, yung lost fluid maibalik sa iyo. Isang litro ng malinis na tubig, pakuluin mo siya. Pag malamig na siya, lagyan mo siya ng kalahating kutsarita ng asin at saka 6 na kutsarita ng asukal. Tapos nyon, i-shake mo talagang ano mo siya, yung matunaw doon yung asin at saka yung sugar. Tapos nyan, isang kutsara ng lemon juice o orange juice, ilagay mo doon sa tubig na yan. Ito po ay nakakatulong para ito po yung source ng sodium, potassium, and glucose. Kasi kapag nag-LBM ka, pagka nailabas lahat yung electrolyte na to, yung sodium, potassium, and glucose na to, ito po yung importanteng electrolyte. Ito'y good source ng fluid para huwag tayong manuyo. Kasi ito pong electrolyte drinks na ito, ito'y nakakatulong para lumakas tayo. Kasi ma-hospital ka, pagka nangyari to, manghihina ka. Kaya inumin mo to throughout the day. Kahit na hindi ka nauhaw, inumin mo to. Kaya yung ito pong ano na to, homemade electrolyte, ito yung nare-replace yung lost fluid and electrolyte para you feel better faster. Kaya ito yung mga natural remedy na gawin mo kung meron kang severe diarrhea, gawin mo to. Ano, ginawa mo na, andun pa rin, no? Baka merong grabbing reason, pumunta ka na sa doktor,
para ma-improve ang iyong ano, yung condition mo. At saka magpahinga ka. Pag nagte-take ka ng antibiotic ay sabi mo muna sa doktor mo kung ito'y pagpatuloy mo hindi. Kaya para pagka hindi po na-improve yung diarrhea nyo ng ilang days, naka-experience ka ng severe symptoms, importante magpa-check up kayo sa doktor. Alam mo yung kung ating omega-3 fatty acid, ito'y nakakababa ng cholesterol at triglycerides at nakakababa ito ng blood pressure at naiwasan yung bara sa ugat, naiwasan yung paninigas ng ating ugat. Ito'y meron siyang anti-inflammatory properties, nakakabawas ng pamamaga ng ating joints dahil sa rheuma at maiwasan yung stiffness. Ito rin po'y maganda sa mga allergy. Nare-reduce din yung liver fat nitong omega-3 natin. Ako po si Ma'am Rose na inyo pong napapanood sa ating YouTube channel, ang aking pong YouTube channel, Rose Alfonso. Please subscribe po. Kung di pa po kayo nag-subscribe, i-click niyo po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. At ganoon din po sa aking Facebook page, ang aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Please, ang gawin niyo po ay i-follow niyo po ako no, sa aking FB page. Please, click yung follow, like, and share. At sa aking pong TikTok, meron din akong TikTok and Reel. Pwede po di kayo mag-like at saka po yung subscribe doon, no? Kaya kung kayo po gusto magpa-deliver ng ating mga product, ay ibigay nyo lang po sa akin yung, i-chat nyo sa akin ang yung pangalan, address, at contact number. It po yung cash on delivery, i-charge na po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi dito sa Romans 10:3, being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own did not submit to God. Ang hindi ang nakakaalam ng katwiran ng Diyos ay nilalayo nila ang kanilang sarili. Hindi sila nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po ng Apostle Pablo, dinidiscuss niya yung difference between righteousness of God and righteousness of the law. And the righteousness of God is a gift given to us by faith in Jesus Christ. Ang righteousness of the law is something that we can try to achieve by our own effort. Kaya sabi po ni Apostle Pablo, na instead we trying to establish our own righteousness by keeping the law, ito po ay mistake. And ibig sabihin, only ang gawin natin, because the law can never make us right, hindi po tayo pababanalin ng law, pero ito magsasabi sa atin kung ano yung kung ang ginagawa natin masama o mabuti. Salamin lang ang law, pero ang kasaang nagpapaligtas talaga sa atin, our faith in God. Kaya ang payo ko sa atin, we must humble ourselves and trust in the righteousness that God has given us through Jesus Christ. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay na Diyos ang sumatin, and God bless us all.